At dahil nga sa pangyayari ito, ang madlang people ay sumisigaw. Ano nga ang sinisigaw ng madlang people, Mars? Lala Soto, alis! Mag-resign ka na! Good afternoon, everyone. Ito po si Arawel Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosa. At handang-handa na siya para katalayan na talakayan Showbiz Edition, The TT Show. Ang pag-uusapan natin ngayon ng super controversial na 12-day suspension ng It's Showtime. At alam niyo na naman siguro kung bakit nag-suspend ng It's Showtime for 12 days. Ang nakakaloka sa suspension na to, wala nga sa free TV ang It's Showtime, wala kayo sa GTV, wala rin siya sa TV5, pero mapapanood siya sa TikTok at sa YouTube platforms ng ABS-CBN. At dahil nga sa pangyayari ito, ang madlang people ay sumisigaw. Ano nga ang sinisigaw ng madlang people, Mars? Lala Soto, alis! Mag-resign ka na! Ako, more than Lala Soto, alis, mag-resign ka na. MTRCB dapat i-abolish na. Wow. Diba? So, anong stand mo? Bakit kailangan umalis ni Lala Soto, Mars? Because the netizens feel that she is biased. Biased because? Biased because kinilingan niya yung pagkaka- suspend ng tawag dito ng It's Showtime. Okay. When there is also an issue against her parents. Okay. Na nag-kiss dun sa It, EAT. Pero yung sa parents niya, di ba parang sweep niya lang under the rug na sinasabi niya. Lagi na raw niya nakikita yun sa bahay. So for her, hindi siya issue. Mm-mm. The bias stems from her decision na i-quash kaagad yung issue. Okay. Kasi nag-ano siya kaagad eh. Nag-ari siya kaagad na, they've been doing that for how many years now? You are a public officer, di ba? Mm-hmm. Ngayon, dapat hindi ka nagpapakita ng bias. Okay. You know why? Ito ang analogy dyan ha. Yung mama at papa mo nag-kiss. Okay, it's okay. Di ba? Ngayon, nagsalita ka agad na they've been doing it, a natural thing. But many people were complaining also about that. Mm-hmm. Diba? As an MTRCB chair, you should have left the issue to the... May committee ka naman eh, na mag-investigate if there's ano, if there is a law na na-violate because of that case. Okay. Diba? Ang nangyari kasi dito, you exonerated immediately, instantly, your parents' mm-hmm. culpability. Okay. Kung may culpability man. Mm-mm. Diba? So, yun ang bias mo. Mm-mm. Diba? Ngayon, kasi nakikita ng netizens yun eh. Here I come. Diba? Mm-hmm. The perceived bias is not without basis. Mm-mm. Diba? Nakita yun ang netizens, di ba? Habang ikaw, yung ano mo, yung kaila Vice Ganda at kay Ayon, nag-progress dun sa adjudication, ano mo yun? Committee nyo, di ba? Oh, in this case, you have become the judge and the executor. Tapos kagad ang kwento, di ba? What you did is a filial bias. Kasi parents mo ang involved. Mm-hmm. Di ba? Parents mo ang involved. Kaya umariba ka agad yung bias mo. Mm-hmm. And also, what I cannot help but wonder is that Wally Bayola said a cuss word mm-hmm. on national television. Until now, wala pa kayong resolution tungkol sa bagay na yun. Yeah. Di ba? And ako, ang contention ko lang, bakit gusto kong i-abolish ang MTRCB is simply because ginawa niyong, hindi ko maunawaan bakit biglang all of a sudden, moral crusaders kayo. At ang spiritual conviction mo, Lala, ang dahilan, kaya mo talagang nakita na karapat dapat isuspend ng It's Showtime. Dahil sa simpleng ginawa ni Ayon Perez at ni Vice Ganda na dumida ng icing sa kanilang mga daliri. Hindi ko rin maunawaan, paunawaan niyo sa akin, bakit isang bagay na playful, nilagay nyo ng mali siya. At paunawan nyo rin sa akin kung bakit
sinasabi niyang pinoprotektahan niyo ang mga kapataan sa ganung klaseng paglalambingan. Bakit? Hindi ko po nauunawaan yun. Ang bilang tao na part ng LGBT community, para po sa akin, maaari akong mali, pero hindi ko sinasang ayunan yung kung sino pa ang matatanda, sino pa ang naglalagay ng mali siya sa isang pangyayaring hindi naman dapat kamalisyahan. And for crying out loud, if you would review again the tape of that episode, yung mga bata tuwang-tuwa, walang halong pagkainis, walang halong pagkapikon, walang halong kahit na ano na nagkasabing mali ang nakikita nila. Kaya ang naglagay ng pagkakamali, kaya ang naglagay ng mali siya. At nangyari na nga ang dapat mangyari, at ang showtime naman ay umaapi lang, ABS-CBN, sa inyong ginagawang desisyon. So sa akin lang, sana pag-usapin na tungkol sa mga LGBTQ, mas maging sensitive. Meron pa ako isa napansin. Mm-hmm. During the pilot episode of EAT, E-A-T, there was this joke. Si Wally at si Jose nilagyan ng bulak sa ilong. Mm-hmm. Tapos, may nilagay silang rubber band na medyo makapal at malapad, nilagay hanggang dito. Okay. Tapos, during the performance, parang kakanta-kanta sila, somebody from the host, ginanon niya, hinigit niya. So, kitang-kita mo nasaktan. Mm. Si Wally tsaka si Jose. Is that a joke? Mm. Diba? Parang, that joke, no offense meant, ha? Is Jurassic, to say the very least, and at worst, degradingly, and very humiliating. Mm. Diba? Kasi, panahon pa ni Mahoma yan! Diba? Mm. Barangay Fiesta jokes pa yan! And it's on national TV, wala nakapansin sa inyo sa MTRCB? Well, wow! Obviously, paano masabi? Para sa MTRCB, hindi offensive yon. My God! No. Wala, again, diba? For the MTRCB, hindi offensive. Kasi walang nag-complain. Kasi walang nag-complain. Oo, di ba pa? No. But you are, you are a board of, di ba, kailangan monitoring board kayo. Hindi nyo nakita yon. Kaya sa akin, kung marami silang mga bagay-bagay na hindi na pala nakikita at hindi nagagawa, better abolish the office. Mm-mm. What's your point of existence anyway? Ako naman, people in the government should be bereft of bias. Because bias, hindi nakakadagdag ng ganda yan. Hindi nakakadagdag ng talino yan. Mm-hmm. Alam mo, sa Pilipinas, talagang prevalent yung bias. You know why? Mm. Pag may lalaki, gwapo, ng babae, wow! Macho. Katanggap-tanggap. Pag pangit ang lalaki, ng babae, ang kapal naman ang mukha mo! Di ba, mga babae? Oh, pag ang babae, sexy, maganda, fluent pag-Ingles, nakipaglandian, wow! Cosmopolitan. Oo, di ba? Pag tsaka, walang ganda, di ba, sexy lang, oh, flirtatious na, di ba? Mm-hmm. Slutty na, di ba? Oh, alam mo ang bias dito sa bansang ito, matindi. You know why? This, I believe, is a judicial bias. You know why? Saan ka naman nakakita? Pag malaking politiko, may house arrest. Mm-hmm. May hospital arrest. Have you ever seen a prisoner, a common prisoner, na binigyan ng house arrest? Na house arrest at wala naman, di ba? Okay. Oh, that is judicial bias. Well, more than the biases, I really think for all the people watching the TNT show, na sana repasuhin na kung ano talaga ang dahilan bakit tayo merong MTRCB. Dahil sa totoo lang, sa pangyayari ito, parang nakaka-offend, lalong-lalo na for someone like me and Alex Brosas, who is part of the LGBT community na dinedemonize nyo sa simpleng-simpleng act of trying to enjoy a moment with someone I love on national TV na ginawa ni Benigno at ni Jose Marie. Kaya on that note, mag-subscribe na lang po kayo sa aming YouTube channel, sa Jerry Gerardo YouTube channel, at i-follow nyo kami sa aming Facebook page para of course, hindi kayo ma-escopal. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Hi, this is Alex Brosas.
Ito po ang Taray ng Talekan Showbiz Edition, The TT Show. Happy, happy, happy afternoon to all!